Itong reaksyon ng mga inosenteng taong pinawalang sala. Kung sa mga nakaraang video, tinalakay natin ng 5 reaksyon ng mga taong nahatula ng bitay, ay ang paksa natin ngayon ay medyo salungat sa kamatayan. Oo, dahil dito, tatalakayan nga natin at ipapakita ko na rin sa iyo ang 7 reaksyon ng mga inosenteng taong napawalang sala. Sasakit ang dibdib nyo habang pinapanood nyo ang mga reaksyon nila. Yan ang mahirap sa mundong to. Walang equality o hindi pantay-pantay ang trato sa bawat tao. Tanggapin na lang talaga natin ang katotohanan na kapag wala kang pera, mailap sa iyo ang hustisya. At mabuti na nga lang talaga, hindi natutulog ang Diyos. Siya ang gagawa ng paraan para makamtan ng mga taong inapi ang tunay na kalayaan. This is Arvin Polo TV, simulan na natin. Siya si Clemente Aguirre, na sinintensyahan ng parusang bitay dahil sa double murder na di naman niya ginawa. 14 years na ang nakakalipas, nakatira siya malapit sa isang bahay kung saan dito nakatira ang magnanay na pinatay. Dahil malapit siya dito, siya tuloy ang naging pangunahing sospek. Ayon sa report, nagpunta si Aguirre sa bahay ng mag-ina noong gabing yun para humingi ng beer. Pero tumambad sa kanya ang dalawang katawan ng mag-inang wala ng mga buhay. Sinubukan niyang i-revive ang nanay pero nagpanik siya, kaya naman tumakbo nga siya papauwi ng kanyang bahay. Ayon sa kanya, di siya tumawag ng mga pulis dahil baka ipadeport siya sapagkat siya'y illegal na imigrante mula sa may Honduras, bansa sa may Central America. At dahil dito, inaresto siya at sa kalaunan kinulong dahil sa 2 counts of first degree murder at dito hinatulan pa siya ng kamatayan. At fast forward 9 taon nang makalipas, dito na nga lumitaw ang mga tunay na ebidensya. Base sa mga DNA, hindi si Aguirre ang pinakapumatay. Kaya naman ng mga abogado niya ay muling humiling ng mas marami pang DNA testing. At dito napatunayan na ang DNA ni Aguirre ay tumugma sa kanyang mga testimonya. Ibig sabihin ang DNA na nakita sa pinangyarihan ay tumugma sa kanya dahil sinubukan niyang iligtas ang mga biktima. At matapos ang 14 years niya sa loob ng kulungan ay lahat ng mga charges ni Aguirre ay ibinasura na at nagpasalamat siya dito sa korte. Thank you for the bottom of my heart. At nakikita na nga natin ang paglalakad niya sa labas bilang isa ng malayang tao. Ayon sa report, makakatanggap dapat siya ng $720,000 mula sa estado dahil sa maling pagparatang sa kanya. Pero nilaban ito ng mga abogado ng estado, kaya naman mula nun di pa siya nakakatanggap kahit ni Cinco. Ngayon siya naman si Debra Milky. Nahatulan siya ng parusang kamatayan at nanatili siya ng 22 years sa death row dahil sa isang krimen na di naman niya ginawa sa Arizona. Ang 4 na taong gulang na anak niya kasing lalaki ay nakitang wala ng buhay sa may disyerto. Ito'y nagtamo ng 3 tama ng bala sa katawan dahilan ng kinamatay ng bata. Kinwestiyon si Melky ng isang detective na si Armando Jr. at ang pag-question sa kanya ay hindi na-report o na-idokumento. Basta ayon na lang sa may detective, inamin na daw ni Melky sa kanya na pinilano nito ang pagkitil sa bata. She then decided that it'd be best for Christopher Melky to die. Dahil dito, kinasuhan siya ng first degree murder kahit na walang aktwal na record ng pag-amin niya sa krimen. Dagdag pa nito, sabi pa ng estado na siya daw ang mastermind ng pamamaril kaya kamatayan na ang hinatol sa kanya. At 20 years ang makalipas, dito na nga nagsimula ang maraming katanungan sa statement ni Melky tungkol sa tunay na nangyari. Hindi raw totoong nagbigay siya ng pag-amin o statement sa may detective nung una pa lang. At nang siyasati ng korte ang detective, nakita nga nila ang mahabang listahan ng detective ng pagsisinungaling at pagbabiolate ng karapatang pangtao. At ang masakla pa, ang di umano pag-amin lang ni Melky ang naging batayan nila para ikulong siya ng ganong katagal. At finally, 24 years mang makalipas matapos siyang maaresto, inatuldukan na ang lahat. Panoorin mo ang mga naramdaman niya ng pagbintangan siya sa kasalanang di naman niya ginawa. Losing a child to murder is a devastating tragedy. Being falsely accused of a crime you didn't commit is also a devastating tragedy. Try to imagine that. What happened to me could happen to any one of you. At ngayon si Melky ay isa ng malayang babae. Wala pang balita kung nakatanggap ba siya ng kabayaran sa mga nangyari sa kanya.
At ngayon siya naman si Clifford Williams. Hinatulan siya ng kamatayan at binuno niya ang 43 years sa kulungan dahil na naman sa kasalanang hindi naman niya ginawa. 34 years old lang si William noon at 18 naman ang kanyang pamangkin na maging suspect sila sa murder at attempted murder. At ang mga survivor sa pamamaril ay sinabing binaril sila ng isang tito at pamangkin at pinangalanan pa nga sila. At bagamat wala itong matibay na batayan ay inaresto silang dalawa at oras lang makalipas hinatulan na nga agad sila. Walang isinagawang physical o DNA examination sa pangyayari pero guilty pa rin ang sinapit nilang dalawa. Si William ay hinatulan ng kamatayan habang ang pamangkin niya naman na si Myers ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. At dito matapos ang 43 years habang nasa kulungan sila nagkaroon ng panibagong imbestigasyon sa pinangyarihan ng krimen. At dito nga napatunayan na ang mga ginamit na armas ayon sa mga reports ng crime lab ay di tugma sa orihinal na testimonya. At ang masakla pa, yun lang noon ang kanilang pinaka-ebidensya para arestuhin ng magtito. At ngayon ito na ang final moment na inaantay ng magtiyuhin after 43 years. Claims of Mr. Myers, the indictments have been dismissed against you. You are free to go and we are adjourned. At ang nadinig nila ang kalayaang hatol sa kanilang dalawa, ito na nga bumuhos ang kani-kanilang mga luha. Nakatanggap sila ng tig $2 million bilang kabayaran sa maling pag-aakusa sa kanila. At ngayon siya naman si Eric Kelly na hinatulan din ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagnanakaw at murder na di naman niya ginawa. 28 anyos lang siya nang hinatulan siya dahil di umano sa pagkitil niya sa lalaking nagtatrabaho sa video store. Nagtamo si Kelly ng malubhang brain injury kaya naman dumadanas siya ng kapansanan sa pag-iisip. Dahil dito, hirap siyang magbigay ng mga impormasyon sa mga detective. Kaya naman, inamin na lang niya na ginawa niya ang krimen bagamat hindi niya ito ginawa. At kahit na walang ebidensya, ay kinulong siya. At matapos ang 24 years ay muling binuksan ang kaso. At base sa maraming DNA testing, ay napatunayang wala talaga si Kelly sa crime scene. At dahil dito, napawalang sala siya at masaya na siyang namumuhay ngayon. At binayaran siya ng $1 million para sa maling pag-aakusa sa kanya. At ngayon siya naman si Robert Springsteen na nakulong ng 9 years sa kulungan at sinintensyahan pa ng kamatayan dahil sa di umanong kasalanan na di naman niya ginawa. 17 anyos lang siya noong mga panahong yun at paniniwalaan ng tatlo niyang kaibigan ang pinaka main suspect sa pagpatay sa apat na babae sa may yogurt shop. Ang isa sa mga suspect ay nakitang may bitbit na 22 caliber gun sa mall at ito yung armas na ginamit sa pagpatay. Pinawalang sala ang mga suspect dahil walang nakitang ebidensya. Pero 7 years ang makalipas, ang isa nga sa kanila'y tinanong at inaamin. Kaya naman nagbigay ito ng mga impormasyon na sinasabing ang caliber 22 na baril na ginamit ay pagmamayari ni Springsteen. Kaya naman dahil dito, inaresto nga si Springsteen at hinatulan pa siya ng kamatayan. Ayon kay Springsteen, binaligtad siya at hindi naging patas ang paglilitis sa kanya. At habang nag-aantay siya ng retrial, nag-request sa mga abogado niya na muling mag-analyze ng DNA evidence sa pinaka-crime scene. At dahil dito nalinawan ang lahat, walang nakitang DNA si Springsteen kasama ng tatlo niyang kaibigan sa pinangyarihan ng krimen. Kaya naman ng hatol na dismiss na ang kaso. Second defendant Robert Springsteen's case is being called this afternoon. Additionally, four pending capital murder indictments. The court has signed these dismissals in each of the trials against these two defendants, Michael Scott and Robert Springsteen. At ang marinig ito ni Springsteen, nakaupo lang siya ng malumanay at bakas sa mukha niya ang kasiyahan. At ngayon siya naman si Curtis Flowers na nakulong ng 23 years at nakaset na rin siya sa kamatayang hatol dahil di umano sa quadruple murder na di naman niya ginawa. 26 anyos lang siya noon nung sisantihin siya sa isang furniture store at 2 years ang makalipas ang may-ari ng tindahan. Kasama ng tatlo pang empleyado nito ay nakitang wala ng buhay sa loob mismo ng kanilang tindahan. At dito si Flowers agad ang naging suspect at inaresto siya agad dahil sa kasong murder. At sa ilalim ng 6 trials, lahat dito ay guilty ang hatol kay Flowers. At dito ang mga investigador ay sinimulang tignan ng pagpili sa mga jury o sa mga hurado. At dito ayon sa mga reports ang pagpili sa mga hurado ay di makatao dahil lahat sila ay mayroong discrimination sa ibang lahi. Nakarating ito sa US Supreme Court.
napagpasyahan na ibasura na ang kaso ni Flowers. At after 23 years, makikita na si Flowers na malaya na at nakakapaglakad-lakad na sa labas. Ayon pa sa report, binayaran si Flowers ng $500,000 dahil sa maling pagkakakulong sa kanya. At ngayon ang pinakahuli siya naman si Kimberly Long na hinatulan ng 15 years na pagkakakulong dahil sa murder na di naman niya ginawa. Na-discover kasi niya na wala ng buhay ang jowa niya sa bahay nito. Tumawag siya agad ng 911 nang makita niyang wala ng buhay ang boyfriend niya. At kahit na siya ang humingi ng tulong sa mga pulis ay sa kalaunan siya ang naging pinaka main suspect dito. At dahil dito kinulong siya dahil sa second degree murder. Pero 7 taon pa lang ang makalipas, nakita sa mga ebidensya na ang boyfriend niya pala'y patay na bago pa man niya puntahan sa pinangyarihan. At dagdag pa, meron ding di pa malaman na DNA ng isang lalaki sa pinangyarihan. At dahil dito, nabaliktad na ang kapalaran ni Kimberly at napawalang sala siya. Binigyan siya ng $386,000 bilang kabayaran sa maling pagkakakulong sa kanya. Grabe no? Ikaw, anong say mo dito? Comment down below.